Good morning, brothers and sisters in Christ. Today is the third Sunday of Misa Divina. Let us also include the following Mass intention. Today, the sponsor for the military is the office of the OG7, the Management and Fiscal's Office, and the Special Disinfection Office as our last sponsor. Let us pray for God's blessing of protection, wisdom, and strength to the entire 21st Engineering Brigade. Family headed by the Commander Brigadier General Lino Soliesta, Philippine Army. Let us also include our community sponsor for today, Rose and Roberto de Toledo and family, Lance Rainier de Leon and family, Pez Santiago, Teresa Reyes and family, Apostleship of Prayer, headed by Domingo Polanco, Norma Atanis, Tess Chak, Ida Berzuela, Elizabeth Yomboa, Virgil Velasco, Julie Rico, Lili Jaramilla, Benita Poliese, Nel Poliese and family, Mario Bonatao, Conchita Atila, Mr. and Mrs. Lidovice, Ludovico Taralba and family. For Thanksgiving for the blessing received of Lucico and Larry Jimenez and family, for the good health of Benji Basas, for the safe travel of Ray Bequina and Jorge Bequina, for the eternal repose of the soul of Norberto Nazareth, Joseph Nazareth, Salvador de la Cruz, Rosalina de la Cruz, Jean de la Cruz, Roland de la Cruz, Fred de la Cruz, Rodel Paz, Casey de Araujo, Lolita de Goma, Francisco de Goma, Angelito Santos, Josefa Santos, Jerónimo Santos, Josefina Pasuja, Pilarion and Leona, Meshaina, Pedro Singer, Saliva Andres, John Christopher Aquini, Aaron James Aquini, Pedro and Maria Bautista, Jose Sr. and Emerita Aquini, Virgilio Poliese, Rosita Poliese, Arcadio and Emilazo Mimolato, Renato Mimolato, Thanksgiving offered by the Babahar and Lapus family, for the eternal repose of the soul of Cesar Tito and Benny de Quino. Our Mass presider for today is Father Jester from Archangel Iris. Please stand and join the singing of our anthem. Thank you.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Are you from the book?
of the prophet Jeremiah. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise up a righteous shield to David. As king, he shall reign and govern wisely. He shall do what is just and right in the land. In his days, Judah shall be saved. Israel shall dwell in security. This is the name they give him, the Lord, our justice. Therefore, the days will come, says the Lord, when they shall no longer say, as the Lord lives, he brought the children of Israel out of the land of Egypt. But rather, as the Lord lives, who brought the descendants of the house of Israel up from the land of the north and from all lands to which I banished them. They shall again live on their own land. The word of the Lord. Thanks be to God. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. O God, keep your judgment and draw the king, and give your justice the king's mind. He shall govern your people with justice, and your afflicted ones with judgment. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. For he shall rescue the poor when he cries out, and the afflicted when he has no one without him. He shall have pity for the lowly and the poor. The lives of the poor he shall save. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Blessed be the Lord, the God of Israel, who alone has wondrous deeds, and blessed forever be his glorious name. May the whole earth be filled with his glory. Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever. Please stand for our Heavenly Gospel. This is how Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit.
Joseph, her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her publicly. Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home, for it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord has said to the prophets. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. When Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him, and took his wife into his home. He had no relations with her until she bore a son, and named him Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat ng namahal ng mga kapatid sa pananampalataya. So, as mentioned, we are now on the third day of our Misa Vigilia. And our readings for today ay nagpapakita po ng mga biyaya na ating natanda. At ang ating readings ngayon ay nagpapakita ng about blessing, lalo-lalo na po ang blessing ng isang anak. God is giving us a blessing, particularly the blessing of His Son, His only begotten Son. So, here in our Gospel, naiwala po natin na si Mary ay nag-conceive sa kanyang sinapupunan. At Joseph ay isang taong napakabait, napakabuti. He is a just and righteous man. Nung nalaman niya na Mary is already pregnant, or was already pregnant, ay higla siyang napaisip. At gusto niyang hiwalayan si Mary. Why? Because hindi naman yan anak yung dinadala ni Maria. And Joseph, for those who have reported yung nangyari kay Maria, he would have reported to the authorities na itong pinakasama ko good is na pero wala kang nangyari sa amin. Because during that time, ang isang malaking kasalanan, isa sa pinakamalaking kasalanan ay tinatawag na adultery, yung pagkakaroon ng relasyon sa hindi mo asawa, yung sinful terms. Yung pagkikipag karoon ng relasyon sa hindi mo asawa. And here, ay napansin ko din sa Joseph na si Maria ay buntis na. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng relasyon sa ibang tao. So, St. Joseph, kumbaga, pwede niya isumbong si Maria sa mga authorities. Pwede niya isumbong sa mga officials during that time.
at ang punishment po ay siguro naman po ay you are familiar with that already. Ang top right is stone to death. Bawa to him ang nakakumit at adultery hanggang sa ito'y mamatay. If naalala niyo, meron tayo na meron isang woman, adulterous woman na ginala kay Jesus ng mga Pariseo, ng mga Jews. At then, tinanong ang mga Pariseo ng mga Jew si Jesus kung anong gagawin natin sa kanya. So, syempre, knowing na ang punishment is stoned to death, sabi Jesus sa kanya, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang unang bumato sa kanya. At nag-isa-isa sila ng siya-isan. Why? Because lahat ng mga po sila ay makasalanan. Anyway, the point is that during the time, the punishment is stoned to death. Babatulin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. And dear brothers and sisters in Christ, ito po ay kumbaga napag-isipan ni St. Joseph. Ngunit hindi niya pinarcore. Kaya hindi na ginawa, hindi na sinunggol si Maria. At ang nangyari na sinasabi sa ating gospel ng araw nito ay nagpakita kay St. Joseph ang isang anghel. At sinabihan siya, "Do not be afraid to take Mary into your home. Do not be afraid to take Mary because ang nasa sinatutunan ay ang anak ng Diyos. Ang nasa sinatutunan niya ay ang magtatanggol sa mga makasalanan. Ang magtatanggol sa sanlibutan." Mga minamahal ng mga kapatid, isang bagay lang po ang gusto kong i-emphasize sa ating mga pagbasa ngayong araw na ito. At yan po ay ang pagbibigaya. Pagbibigaya. At in fact, ito po ang totoong spirit ng Pasko. The real spirit of Christmas is giving. Hindi lamang po yung pagtanggap ng pagtanggap ng pagtanggap. The real spirit of Christmas is giving. Kung kaya naman, pwede po natin tanungan natin mga kapatid, ano po regalo mo sa atin ngayong Christmas? Nakaandaan ang aking application, so kaya natin sa kung papayaran ko sa iyo. Meron ako doon Shakti, pwede ka naman. Pwede ka naman order, kaya sa Lazada. Very well, the sisters in Christ giving, being a blessing to others. Ito po ang nangyari kay St. Joseph. Ito po ang ginawa ni St. Joseph. Kung hindi naman niya hinanda, kung hindi naman niya sinunod, ang sinabi sa kanya ng anghel ay malamang wala po tayo sinisalibay na Christmas. Kung hindi niya hinanda, kung hindi niya sinunod, ang sinabi sa kanya ng anghel ay malamang hindi dumating si Kristo sa mundo ito. Why? Because Mary could have been stoned to death. Di na po hanggang sa mamatay. But since St. Joseph accepted the challenge, St. Joseph gave himself in order to fulfill what the angel had told him. St. Joseph shared his very self para lamang para lamang si Jesus ay mabuhay dito sa mundo. Mga minamahal ng mga kapatid, Christmas would have not happened if there was no
feelings. Walang Christmas kung walang pakinggan. At ito po ay nakikita natin kay Saint Joseph. If Joseph did not give his life, if he did not submitted to the message of the angel, there would have been no Christmas. At ito rin po ang challenge sa ating lahat. Christmas is about giving. Christmas is about sharing. Sharing sa mga bagay na ating maganda. At ano po ang pinaka-totoong regalo sa Christmas? Ito po ang parang ito po yung kasanas. The real gift of Christmas is no other than Jesus Christ. Sa buhay natin, ilang taon na nagdaan, ilang Christmas na nagdaan, kung baka ngayon Christmas na ito, nagdaan na narating, ay may mga panahon na parang hindi tayo masaya. May mga panahon na narutok tayo. Kaya naman parang wala lang. Why? Siguro, we have to examine ourselves. Siguro, hindi masaya natin Christmas because what we are expecting are gifts na mga material. Ang mga regalo na mga material ng mga bagay. But nakamalitaan natin na the real gift of Christmas is Jesus Christ Himself. Siya po ang pinakadakilang regalo sa atin during Christmas. Kaya nga po, walang Christmas kung wala si Jesus. Jesus is the real gift of Christmas. And Jesus, makikipagkakamtan naman natin ang tunay na kagayahan, makakamtan naman natin ang tunay na kasiyahan in Jesus. Kung kaya naman, kung hindi natin, kung hindi tayo masaya during Christmas, kung hindi tayo masaya sa managdaan ng mga Pasko, siguro, we have to examine ourselves. Hinagdag na talaga natin sa ating buhay sa Jesus. Kasi, kung hinagdag natin, then, tayo po ay nakatanggap ng tunay na regalo na tunay na nagbibigay ng kaligayahan. Christmas is not just about receiving, but it is about giving. Therefore, mga naman ng mga kapatid, dahil tayo ay nakatanggap, tayo rin ay magbibigay. Tayo rin ay magsishare. Una-una, ano po ang isishare natin? We have to share Jesus Christ Himself. Ipamahagin natin si Jesus sa ibang tao. Ipamahagin natin si Jesus sa kapwa. Ipamahagin natin si Jesus sa ating mga kasamahan, sa trabaho, sa bahay, at kung saan pa man tayo ilagay ng ating Panginoon Diyos. We have to be a blessing to others. Sometimes, nagtatanong natin sa ating buhay, paano ba natin kayo si-share with Jesus? Paano ba natin kayo si-share si Jesus? Ito yan naman, ano ba ang may si-share ko sa ating buhay? Wala na ako mga bagay na may tunang share sa ibang tao. Wala na ba kayo mga kapatid? Just by being grateful to others, just by being compassionate to others, just by forgiving others, pagtatawa, by being compassionate, ito po ay isang compensation to compensate our giving. Ang ating pag-share, ang ating pag-ibigay kay Jesus sa ibang tao. Pwede forgiveness. Pwede forgiveness.
natatanggap tayo ng awa, natatanggap tayo ng pagpapatawa, ngunit tayo sa buhay natin at hindi tayo marunong magpatawa. Hindi tayo marunong ng awa sa ibang tao. So ito po ang mga bagay na pwede natin gawin. By simply being patient with others, ito po ay isa na po maraming bagay para sa ibang tao. Or by just giving a simple smile, ito po ay maganda lang ang nakakalating ang regalo sa ibang tao. Or by being good to them, by being kind to them. Mga namahal na mga kapatid, at lalo-lalo na ang pag-ibigay ng ating pagmamahal sa ibang tao. Ang pag-ibigay ng ating pagmamahal sa tao. Ito po ay maraming bagay na na pwede natin ipamahali sa ibang tao. Pwede brothers and sisters in Christ, ito po ang ginawa ni Saint Joseph. Kung hindi po niya inahagi ang kanyang sarili, kung hindi po niya inahagi ang kanyang decisions, ang kanyang sarili decisions na sumugod sa sinabi ng Anghel, as I said, wala po kami business. And this is the challenge for all of us and the brothers and sisters in Christ. We have to share our life. We have to share what we have. We have to share Jesus to others. We receive gifts, and we also have to give gifts. Maraming mahal na mga kapatid, as we continue to celebrate the Lord of the Holy Eucharist, let us ask the intercession of Saint Joseph. Actually, may you follow my hope, the year 2021, I will pray for this St. Pope Francis, the year of St. Joseph. Year of St. Joseph. So, pinigin natin ang kamalanan ni St. Joseph na sana sa ating buhay, hindi lamang ngayon darating sa Christmas at hindi lamang ngayon, hindi sa mga susunod pa mga panahon at sa bawat araw ng ating buhay. Na tayo rin ay maging generous, na tayo rin ay maging kagaya ni St. Joseph na sumunod at inalay ang kanyang buhay at kanyang kalusuhan para sa kalusuhan ng ating Panginoon Diyos. Amen. As we bring our prayers to our Heavenly Father, let us pray specially for fathers that they may hear God's love here on earth. We confidently pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. To start to see that
your unexpected and even painful reality. You pray. Lord, hear our prayer. That those who have died may be forgiven of their sins and rest in peace in the kingdom of God. We pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal vision. We pray. Lord, hear our prayer. Fill us with your spirit, O Lord. Teach us to do your will that we may become united as one family under your fatherhood. You will live and reign forever and ever. Amen. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, let the sacrifice to be offered to your name make us acceptable to you, that we may share in the immortal life of your Son, who healed our mortal nature by his death. Grant this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give thee thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For all the oracles of the prophets foretold him, the Virgin Mother longed for him, with love beyond all telling. John the Baptist saw his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that we may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, until you
death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Oscar Jaime, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Joseph, your most chaste spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you,
My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Spiritual communion. By Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I decide to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive your sacramentally, come at this spiritual into my heart. I embrace you as if you were already here, and unite myself fully to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Let us pray. In this gathering of your church, the living temple of your presence, may we find in your mercy, Lord, and so approach with fitting reverence the coming feast of our redemption. Grant this in the name of Jesus our Lord. Amen. Please be para sa panalangin sa panahon ng COVID-19. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid namin tapat ka sa iyong pangako. Hindi mo kami iiwan at pabayaan na. Ngayon po ay makakaharap kami sa isang pandemyang krisis na kaugnayan sa pagkaganap ng virus na COVID-19. Kami po ay nagpapakumbaba at sumasawang iyong tingin ang aming mga panalangin. Inilalapit po namin ang mga tao na nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na ito. Sila po na ba ay agadan mong pagalingin ang kanilang lakas sa iyong panumbalikin. Protektahan mo po ang mga nurse at mga doktor at ang ibang mga tao na nangangalaga sa mga may karamdaman. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila tapuan ng anumang sakit. Palakasin mo po sila sa mga panahon sila ipinaghihinaan na ng loob. Bigyan mo po ng katalinuhan at kaniwalagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po sila magpasya na naayon sa iyong kalooban, alam-alam sa kabuti ng nakalaan. Tingnan mo po ang aming mga kababayan na wala ng mga halang buhay. Maabot po nawa sila ng tulong at may pagbigay ng nila ang kanilang araw-araw na kabuhay. Nagpapasalamat ang kami sa mga tao na patuloy mong ginagamit upang mapaabot ng tulong sa mga pinakangangailangan at sa iba't ibang kapalapakanan. Gayun din sa mga tao na patuloy nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nanatili sa loob ng aming mga tahanan, ingatan mo po sila. Dalangin po namin ang iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuloy ng patigil. Sa lalo ng madaling panahon, ang aming panalangin ay matapasan na ang lunas sa sakit nito. Amin po inilalakad sa iyo ang mga adalangin at pagkabalisa sapagkat ikaw lamang ang mga nagpagbigay sa amin na kapalagan at kasiyahan ng mga nangyayari sa aming kapaligiran. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay at ang aming sambayanan sa aming mga kababayan at mga aming bansang Pilipinas. Ito po ay aming kahihiling na dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesu Cristo. Amen. Prayer for the safety of our soldiers. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate giving. Be their constant companion in their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your love and care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. Please be seated for a moment. Announcement for our sponsor tomorrow, Epifania Versol and Family, Rosalia Cabe and Family, Juliana Nakamura and Family, Kathy Nakamura and Rowen Family, Kabahar and Family,
Delgado and Zeni Kamini, Amado Eduardo and Kamini, Maria Edna Esteban. We would like also to extend our gratitude and thanks to our sponsor, the Office of the OG7, the Municipal Fiscal Office, and the Special Disinfect Office, Senado ng ating community sponsors, sa Legion of Mary, Senado ng ating servers, the ministers, sa ating college server, ang coming ang rector, pagdating po yung ating celebrant ngayon, si Father Jester, from Shrine of St. Michael the Archangel. Palakpakan po namin sa pagkakas ng mga mga. Tumayo po namin. Maraming salamat din po sa inyong lahat sa pagkalo sa misa nito. At siguro naman ay wala pa tayong absent. Sana may magpatuloy po po ang ating araw-araw na pagsisimba. At napasalamatan ko rin po si Father Arniel Ruben. Siya po ang nag-invite sa akin ng mas po dito. So, salamat po. So, hindi po ako sa Shrine of St. Michael, Shrine of St. Therese po, St. Therese at the Child of Jesus, doon sa my William Martyr Police, sa my resource po. Doon po ang ating obispo, ang ating obispo kay Larry Bishop, ay doon po siya nakatira. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May God, who through the child bearing of the Blessed Virgin Mary, willed in his great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with his blessing. Amen. May you know always and everywhere the protection of her, through whom you have been found worthy to receive the water of life. Amen. May you, who have devoutly honored on this day, carry away with you the gifts of spiritual joys and heavenly reward. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God.
magpatapit mo.